So, welcome back to Special Project TV. So, for today's video is pag-usapan natin yung review ng nabili kong tires na which is ang Continental Ultra Sport 3. So, I've been using these tires in 4 months. So daily delivery ako. So, papakita ko sa inyo yung mga nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan sa tires na to. So, hindi ko talaga siya totally marireview agad. So, maraming nag-request na review ng tires, siguro ganyan. So, ngayon, nagkaroon ako ng pagkakataon na ito na, 4 months na natin siya nagagamit. So, bibigay ko sa inyo, share ko sa inyo yung naging performance at quality ng tires na to. So, sana magustuhan nyo. So, itong Continental Ultra Sport na to. So, ito yung pinakabago. So, ito yung tinatawag na Continental Ultra Sport 3. So, ito yung pinakabago na nirelease ng Continental. So, itong video na to is quick review lang. So, share ko sa inyo yung review na to ng tires na to para may idea kayo. At yun. So, sabihin ko sa inyo yung riding experience, performance, and the quality. So, and budget. So, sa budget na ito, mamaya pag-usapan natin para malaman mo kung pasok ba ito sa budget na tires at maganda ba ang quality at pwede pa siyang pang race na gamitin. So, yun. Pag-usapan natin dito. So, pag-usapan natin ng unang riding experience ko dito. So, lagi ko nga siyang gamit. So, lagi siyang gamit pang-deliver. At yun, wala kang aberya kahit na malubak ka. At yun, kita ko naman sa kanya na 4 months pa lang at hindi pa siya ganun totally nawawarak yung gulong niya. So, may review ako ng tires ko dati. So, gumamit ako ng Duro. So, ilang months ko pa lang alas yun nagagamit. So, ang dami ko ng aberya nangyari. So, napunit, nabutas kagad. So, hindi ko nagustuhan yun. Halos, pag dumasas ka ng ganun tires, parang bumili ka na rin halos ng mga mamahaling tires eh. Doon ka na sa mas mahal para mas sulit. So, yun ang riding experience ko. So, nagamit ko na siya sa long ride, short ride. So, more than yung long ride ko, mga 120, 100 something. So, yun, nagamit ko. So, overall, nagustuhan ko talaga yung riding experience ko sa tires na to. At never ako nangamba na kahit malubak ako, pwede talaga siya. So, kahit na sa umuulan, at wala kang halos na iisipin kasi sobrang kapit niya rin kahit na ulan. So, performance naman. So, pagdating ng performance, so, nagustuhan ko talaga ang Continental pagdating sa performance. So, napakagaan gamitin at fast rolling siya. At overall, nagustuhan ko talaga yung performance niya. Dahil na sa cornering, kahit sa cornering, nagustuhan ko rin kasi sobrang kapit niya. At kahit na downhill ka, wala kang pangamba, nadudulas yung tires mo pagdating sa cornering. So kahit mag-banking ka, so wala kang pangamba na gamit mo yung Ultra Sport na Continental. So napaka-comfortable niyang gamitin. Very competent ka na umarangkada. Kasi sobrang kapit niya totally. So sa quality naman, so dito parang may papasok na yung hindi ko nagustuhan. So sa quality kasi nito, halos yung side ng wall ng ng tires niya. So parang medyo lumilitaw yung mga tahe. So papakita ko naman sa inyo yung mismo quality niya sa gilid. So yung quality niyan, hindi ko sure kung nabibitak talaga siya. So yun talaga yung mismong sakit talaga ng Continental yung gilid. So yun lang din ang napansin ko kasi yun pa rin yung nakikita ko sa kanya.
At yun, gamit ko nga. Pero wala pa ako nagiging aberya sa kanya. Yun pa lang din yung napapansin kong aberya. Yung nagkakaroon ng mga tahi-tahi at nabibitak yung gilid niya. Pero okay naman. Okay naman yung pinakagitna na thread ng tires niya. So, ang tagal niya halos mapudpud. So, dahil ang kapal ng gitna niya. So, yun. Doon nga yung halos bumabawi. Yung pinakagitna ng mismo Continental is napakaganda. So, yung side niya, hindi ko nagustuhan kasi may mga lumalabas siya dito sa mga gilid niya ng mga tahi-tahi. Dahil folding nga siya. So, may mga ano siya, may mga tahi na lumalabas. So, makikita niya dito. Pakita ko naman sa inyo. Yun, yun yung hindi ko nagustuhan sa quality niya. Yung pinaka-side ng mismong tires niya is nabibitak. So, lahat, hindi ko sure kung lahat ng tires ay ganun. Pero, ito pa lang yung na-encounter ko dun sa Continental. So, dahil nagkaroon na rin ako ng GP4000 na Continental. So, yun din na napansin ko. Yung bawat gilid niya is nagkakaroon nga ng medyo may lumalabas na tayo. Pero okay naman yung ano, yung quality niya pagdating sa pangmatagalan niya. Pero hindi ko parang masasabi kung okay pa siyang gamitin kapag naano na yung gilid niya. Kasi medyo manipis talaga yung gilid niya. Pero hindi naman natin siya totally iaano sa gilid. So, pag siguro na anuan ng mga bato kaya may tumusok. Yun siguro yung nagiging pangit dun sa tires. Yung maanuan sa gilid. So, sa budget naman, so masasabi ko na pasok na pasok sa mismo sa budget na tires na pagdating sa mga road bike. So, dahil Continental nga siya, so medyo may pagka pricey siya at maganda naman totally yung binayaran mo dahil dito. So, itong tires na to is nakakalaga ng 2,200. Depende sa mabibilan nyo. Depende sa shop na mabibilan nyo. Pero karaniwan talaga, binibenta ng mga ano yan, ng mga shop. Around 2,000 to 200. 2,200 to 2,400. 2.2 hanggang 2.4K siya binibenta. Yun. Depende sa mga shop na makukuha naman nyo. Baka may mas mura pa. So, kaysa bumili ka ng mga tires na mga 500 pesos, 600, so nadala na rin ako kasi parang sayang lang yung pera. Kasi ilang months mo pa lang halos magagamit, hindi mag-Continental ka na, mas sure ka pa sa quality at yun, sa ano pa, confident ka pantalin kasi branded yung dala mo eh. So, marirecommend ko ba itong tires na to? So, for me, marirecommend ko to sa mga ano, nagbubuo ng mga project bike at yun, kung gusto ng mga pangmatagalan na tires at pang race totally, so pang competitive, so makarerecommend ko talaga siya. Pero sa mga ano, sa mga gusto talaga ng mga pang high end na tires, so pakukonsider ko na rin siya halos parang high end kasi magaan halos ka-level niya rin halos yung mga ibang tires. So yun, kung gusto nyo malaman yung ano, sinasabi ko dito, so what if, try nyo rin para masubukan nyo. So, marirecommend ko talaga siya, lalo na sa mga nagbabike to work at ano, mga competitive sa cyclists, mga nasali sa race. So yun. So, sa mga nakagamitan na Continental Ultra Sport, so pwede kayo mag-comment kung ano yung naging experience nyo pagdating sa tires na to. So, maaari yan makatulong sa mga siklista natin, kapwa siklista natin. So, para makakuha sila ng idea at makompile natin kung ano yung mas magandang tires. At baka may mas maganda pa. So, ito, hindi ko pa siya totally papalitan dahil wala pa tayong budget. So, sa mga sumusuporta na pagpatuloy sa tuloy-tuloy na suporta nyo, so, nakakagawa tayo ng mga video at nakakapag-upgrade tayo. So, maraming salamat sa inyo.
At yun, huwag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe at click nyo na rin yung bell para lagi kayong updated. Kung may mga bawat tanong kayo, huwag kayo may magtanong. Asagutin ko yan. So, kapag may time ako, asagutin ko yan.